Samantala, sa ginanap na Presidential Forum ng Philippine Chamber of Commerce and Industry kamakailan, inilatag ni Presidential Aspirant Senator Bongo ang mga plano nito sa economic recovery ng Pilipinas sakaling mahalal sa pagkapangulo. At isa rito ang pag-focus sa edukasyon, ang detalye sa report na ito. Binigyang diin ni Presidential Aspirant Senator Christopher Bongo sa harap ng mga negosyante ang kahalagahan ng edukasyon para mapanatili ang economic recovery ng bansa. Sabi ni Go, dapat bawat pamilyang Pinoy, lalo na ang mga pinakamahihirap, ay may isang miyembro na nakapagtapos ng kolehiyo. We will also identify the 10 million poorest of the poor Filipinos and provide them with the financial assistance. I will see to it that each and every poor family will have at least one graduate. Sa kanyang talumpati sa Philippine Chamber of Commerce and Industry's Presidential Forum kamakailan, sinabi ni Go, kapag nanalo sa Mayo 2022, isa ito sa kanyang tututukan. The Duterte administration ensured greater access to quality education and training. Republic Act 10931, also known as the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, signed by President Duterte, successfully provides underprivileged Filipino students the opportunity to pursue college degrees through free tuition and exemption from other fees in state colleges and universities. Isa ito sa mga legacies ng Duterte administration na kailangan nating ipagpatuloy. Pakayuridad niya sa muling pagbangon ng bansa mula sa epekto ng pandemya ang pinakamahihirap. Kaya muli niyang pinanawagan ng insentibo sa mga magpapabakunang benepisyaryo ng 4-piece program ng pamahalaan. Hindi kami titigil sa pagbibigay ng insentibo, pag-iingganyo sa kanila na magpabakuna na po kayo. Panawagan niya kay Pangulong Duterte, cash incentive ang ibigay sa mga 4-piece member na magpapabakuna. Sa ating hangaring malampasan ang pandemya, sinisiguro ng gobyernong may tunay na malasakit na walang Pilipinong maiiwan sa ating muling pagbangon.